Gunti, mga kapats master. Ang topic natin ngayon is about Total Shift Regulator Inverter Sharp GTIC Regulator, mga kapats master. Salamat pala sa 185 na subscriber ko, mga kapats master, sa inyong patuloy na pag-naniwala na may makuha kayong konting kalaman sa mga videos ko. Sa mga baguhan pala, baguhan mga nanonood ng mga videos ko, may 24 na videos na akong naka-upload, mga kapats master. Master, kapag baguhan pa kayo, pa lang, tingnan nyo, may kuha kayong konting kalaman sa mga videos ko, please like, share, subscribe, or pwede rin mag-comment kung may nakita kayong tama or mali sa mga videos ko. Pwede mag-comment, ini-comment, tali, tao lang tayo, pwede rin kumali rin. Ito yung topic natin about sa Sharp Todor's Regulator Inverter, Kapats Master. Ito yung board, mga Kapats Master, inverter to, board. Yung problema ng unit na ito, hindi lumalamig, wala nang lamig. I-trace ko, actually ginamit ko ito, wala nang kan, wala nang freon, totally si negative or zero na talaga, pero gumagana yung compressor. It means yan, direct to the point, mga kapats master, mayroon siyang leak, nagka-leaking. Tapos ibigay ko ang technique or tip kung saan, ituturo ko sa kung saan nagka-leak. Actually, 1:1 ko ito i-leak this, yung evaporator side at sa tapos yung condenser. Dito lang pala yung leak, mga kapats master, yung malapit sa compressor sa discharge o high side. Ito yung dahilan, kasi maliit yung tubo ginamit, 316, tapos manipis pa. Tapos kung gumagaan yung compressor, kung bago mong kumana, gumagaan yung kapats master, nag-vibrate. Kaya dito banda, yan, nagka-leak. Kali, matagal kong nakita kasi parang micro-leak lang, walang oil. Pero pag hinawakan ko, parang may kuhan doon sa likod. Kaya i-disconnect ko, tapos i-kuhan ko. Ayun, mga kapatas master, so yung unit gumagana na, okay, lamig na. Tapos yung kan ito is nasa zero lang, mga kapatas master, kasi R600 yung freon. Basta mga R600, yung kalga nito si zero. Tapos yung pera ay actually mababa pa, 52, kasi walang laman, 52 amperes. Ang normal ang kan nito is 1 amperes, I think 1 amperes, 1 ampere yung kanya. Ito yung board, ito, basta mga inverter unit, mga kapatsmaster, tips ko lang, sana wag nyong i-kan, idikit sa wall, palagi nyong linisan yung likod para hindi kan bahaya ng mga langgam, kasi sensitive ito, dito ng portion. Kapag nakadikit sa wall, kailangan malinis palagi ang sa likod ng refrigerator nyo para hindi kan bahaya ng langgam. Yan, tingnan natin sa loob. Ito ng unit, kita nyo, may konting usok na. Actually, hindi pa totally tumigas yung kan, kasi I think mga 20 minutes pa itong gumagamit, kapats master. Yan. Okay ang ilaw. Yan. Dito may blower. Kung halimbawa may kan, hindi mo gumagana ng blower, pwede nyo tingnan, may screw dito. Kunin nyo lang kan. Na-scroll na isa dito. Antayin na natin ng mga kan, mga isang oras. Na-observe ko na ito ng 24 hours, mga kapats master, dahil nakita ko na yung leak. Direct ko ito na, ha? Dito banda. Sa mga technician na nanonood sa video kong ito, mga kapats master, kung kanya kayo, ito dito yung banda, direct to the point, ito dito yung banda unang tingnan, kung hindi ba nagka
Canyon. Nagka-leaking dito banda. Pwede nyo tanggalin, i-disconnect nyo tapos i-kuan nyo, putulan, i-putol nyo, i-cut nyo tapos i-hinangin nyo or ano to, i-soldan nyo dito. Kasi kadalasan, parang tatlong unit na yun na ganitong unit na sharp ang kuan ko dito banda nagka-defective dahil sa vibration. Ito dito banda yung apektado. Direct to the point dito nyo tingnan. Kung wala sa condenser yung lake, lalo sa evaporator dito. Kasi 360 yung ginamit, manipis. Tingnan nyo, may ka na dinugtungan yan kasi 1:1 ko yan lake this mga master. Ako basta kan. Mga refrigerator, inverter, kailangan ng tips ko sa inyo. I-1:1 nyo, i-cut yung condenser side, tapos yung evaporator side, 1:1 electric para madaling i-determine. Tapos ihayaang 24 hours na kan yung pressure pag gumagahan, tingnan nyo kung saan yung bumaba na pressure. Tapos nakita nyo dito master, may access valve. Kasi basta inverter unit, kadalasan yung tekniko, dalawa yung ginagamitan ko para dali mag-vacuum. Sa may balang filter, lagyan ko niya ng access valve, tapos dito para madaling i-vacuum. Okay, normal lang unit. Ano pa? Sa mga baguhang nanonood ng mga videos ko, mga kapasmaser, please subscribe. Salamat pala sa mga kaibigan kong tiksyan dito sa Cebu. Cebu Rocktik Masters Club. Master Robby Gabuna Guanson, Master Nandio Capuslay, Master Guardo Delia, Master Pidgey Nubal, Master Edward Nuya, Pana Norteria, Dawi, Consolacion, Roland Sasing, Alvin Orot, Cebu City, asa ko na lang. Cebu City, si Felix Tucuba, Don Jacosalim, Master Jeff Deverson de Mau, Gail Alvis, Master Melvin Sinigi, sa Lapu-Lapu area, Lapu-Lapu area City, Master Roy Bintulan, Bintolan, Refrigeration Air Conditioning Services, Mr. Green, Baba Malot, Master Remarks, Pinsapay na na, sino pa mga kanya sa Lapu-Lapu? Master, okay lang na, Bisaya man eh, Cebu man eh. mix na na mga master, mga pasmaster, dahil taga Cebu kami, pero kinsa daw, Tagalog yan. Sino pa ba? Master! Dito sa kwan, kung may nanonood ng mga customer dito sa special sa North Area, hanapin nyo lang Patrick Services dito sa special sa Liloan, Consolacion, Liloan, Compostela, Danau. Kaya natin kwan, schedule. Yan. Kapas Master. Salamat sa 185 na subscriber na naniwala na may makakuha kong kanting kalaman sa mga videos ko. Yan lang muna. Salamat mga Kapas Master.